I might show my power to the highest being, and that my name might be declared throughout all the earth. Pray, Panginoon, maraming salamat sa salitang ito, Lord. Basa namin yung salita, Panginoon. We pray na kayo pong magpala sa aming pag-aaralan. As we conclude, Panginoon, this series, Panginoon, we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Puno po tayo. Hey, good morning, Bo. Good morning. Okay. So right now, from May hanggang ngayon, ito yung ating series. Sana nakuha natin ang gusto. Yun yung ano, kaya minsan gatagalan natin para mahimay natin yung sustansya ng salita ng Diyos. So dahil na napakalalim nga naman, no? Answers to life's biggest question, eh. Matindi yun. So paano natin sasagutin yan? Alam nyo ba yun? Alam nyo yan? Kami, tanong ng tao yan, tas alam nyo. Matindi nyo naman. Totoo ba yun? Pero kasi pag inaral mo yung salita ng Diyos, pwede mo malaman. Yun nga yung sinasabi lagi natin, hindi tayo nag-iayabang, eh. Parang kahapon nga, nung ano ulit. Hindi ibig sabihin nyo, kayo tama, ganyan. So minsan yung mga challenge sa atin na minsan di natin alam kung paano natin sagutin. Kasi ang iniisip, yung assumption ng isang tao, ibang tao, nagyayabang ka na, pero hindi po laging ganun. Dahil totoo naman talaga marami mayabang, minsan tayo mayabang din. Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi ka nagyayabang. Pag binasa mo sa Kanya, paano maliligtas? Paano mo nalaman? Ito sinabi dito eh. Pag may sinabi dito, hindi, interpretasyon mo lang yan eh. Madalas pag gano'n, sinasabi ko, sige, ikaw magbasa, interpret mo sa akin. Hindi ko makalimutan yung sinerang ko yung mga kaibigan ko ng high school, gano'n kami. Kasi gano'n din yun, lamay din yun eh. So di yung tagal namin nag-usap. Sabi sa akin, hindi talaga pwede yan kasi dapat gumawa ng mabuti. Sige po, ito yung binaksan ko sa Ephesians 2, 8 and 9. Sige, interpretation mo lang yan. Sige, interpret mo ngayon. Hindi binasa niya, bandang ulit parang feeling niya siguro na-trap siya. Pero yun talaga yun eh. Paano mo interpret yung sinabing for by grace are you saved through faith and not of yourselves? It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, yung maganda sa Bible, para hindi malabo, para malinaw, he say it both ways. Diba? Parang Romans 11:6. Pag hindi works, grace. Pag yan ay by grace, hindi yan works. Pag yan ay by works, hindi yan by grace. Hindi pwedeng pagkamalan. Okay, so hindi kayabangan na mag-declare ng isang bagay na natutunan mo, nakatotohanan naman. Okay? So ngayon, kahit itong life's biggest question, pwede natin sagutin according sa sanabi naman ng salita ng Diyos. Pag nakita na natin, tinignan natin ang sabihin ng meaning. Okay, what is the meaning of meaning? Yan yung ating first week. Dito sa part 4, ha? Dito sa... Kung sinauna tayo, origin, saan ang galing ang lahat, destiny, saan tayo pupunta? Morality. Then morality, ano yung tama at mali? Kahit anong pasabihin ng ibang tao, ano yung tama at mali? Ganun nga, doon kami umiikot eh. Anong tama at mali? Eh sa kanila tama ito. Ano yung tama? Ibig sabihin mo, lahat peke. Pag may isang peke, may dalawang peke, may tatlong peke, lahat na peke. Hindi, kaya nga may peke kasi may tunay. Always remember that. So napag-aralan natin yun. Ngayon yung meaning na, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Bakit may ganito? Bakit may ganyan? So, pinag-aral natin yung meaning ng meaning na sa Bible. So, by the way, bakit sa Bible tayo kumukuha? Kasi yung meaning sa sanlibutan, mga tao, nagbabago. Bago-bago. So, wala kang standard na or goalpost na tawag nila dun. Goalpost. Kasi yung hindi nagmumove. Poste. Okay, sa kalsada, yun yung gumagalaw yung mga sasakyan, pero yung poste, yun dun lang. Diba? Kaya pwede lang sabihin ito yung talagang standard natin. Yan. Kaya tayo tumitingin sa salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos, sa tagal nito, hindi pa nagbago. Kung may mali dito, wala na maniniwala dito. Pero kung lahat dito katotohanan, lahat tayo dito, paglaki natin, especially mga bata, ganun pa, tinitingnan. Sino ba tama? Si nanay, si tatay. Eh pag nag-away yung nanay, tatay sa isang bagay, ganun natin, di ba? Sabi ng nanay, hindi, ano tayo, homeschool. Sabi ng tatay, hindi, sa labas tayo. Sino tama sa kanila? Pareho silang, di ba? Kaya sabi ni nung isang presidente, sabi nung ano, okay lang yun, kasal yung lalaki. Sabi nung isa, hindi. Paano natin malalaman sa buhay natin yung tama at mali? Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos na hindi nagbabago, okay? So ngayon, yung meaning dito, sabi doon ay,
Tinignan natin sa buong Bible, halos yung kaya nating tapusin, sabi lang ng mean, is kung ano yung madalas nasa tanong siya, di ba? Naalala niyo yun? What meaneth this thing? Then, kaya na tinignan pa natin yung dalawang bagay, yung salita na laging kadugsong ng meanings, even in the Bible. Okay? And ganun din sa dictionary. Yun yung purpose sa intent. Ang sabi ng purpose, anticipated outcome. Bakit mo, anong ibig sabihin nito? Kasi ito yung gusto kong mangyari. Adyang ko yan, kaya ako ginawa to para dito. Okay, bakit may ganito? Para dito. Purpose, ganun din yung intention. But more on sa Bible, sa King James, purpose. Okay, may plano ka. At sa, paano mo yun papaisa sa katuparan. Okay? So, binigyan natin ng time din yung dito tayo sa Bible ngayon. Sinurvey natin lahat ng mean, purpose, saka intent. Natapos tayo nung last week sa Old Testament. Ano nakita natin doon? Nakita natin ang Diyos ay nag-purpose. Doon mo na sa tao, di ba? Nung tayo sa mga tao. So, ang tao ay may intention din, may purposes din, pero yung iba, minsan, mabuti. Ganyan, di ba? Mabuti rin, pero definitely pag sumusunod sa Diyos. Pero pag sa kanila lang, may mabuti, may neutral. Kasi wala na may ibig sabihin sa mabuti at masama. Pero marami doon, masama, di ba? Nakita natin. So, dapat, ano lesson doon sa week number one? Huwag kang magtiwala sa purposes ng tao kasi nagbabago yan. At marami dyan masama at selfish. Okay, nakikinig ba? Pangalawang linggo, doon tayo sa Old Testament. The word purpose, binano natin sa kung ano yung purposes ng Diyos. Ano bang purposes ng Diyos sa Bible na nakita natin? Nakita natin, dami ng negative, di ba? Gusto yung patayin to, gusto yung sirain, gusto yung itong... Pero may magagandang bagay din siyang purpose. Pero isa sa mga nakita natin na paulit-ulit is, pag sinabing intention ng Diyos, gustong mangyari ng Diyos, purpose ng Diyos, anong sabi doon? Mangyayari yun, it will come to pass. I have purposed it, therefore it shall come to pass. Diba? Yun yung mga words. And then, sabi doon, yun ay backed by His power to execute. Kaya niyang gawin at mangyayari yun. Ganito ang gusto niya. Ganito ang intention niya. Gusto niya ito yung plinaplano niya. Mangyayari yun. Kasi siya ay makapangyarihan. Ngayon, para maintindihan natin, last week, ito na ngayon yung last nating week. Okay? Ano yung mga purposes at intention ng Diyos sa New Testament? Okay? Medyo na nagkaroon tayo ng glimpse doon sa Old Testament, pero dito sa Bible, sa New Testament, makikita na napakalinaw na. Okay? So, number one, dalawa lang pala to, pero dalawa lang yung makikita natin, pero ano, mamaya makikita natin kung ano yun. Ano yung gusto ng Diyos talaga mangyari? Okay, so number one, yung katangian ng purposes ng Diyos ay nandito sa binasa nyo kanina ng mga kababaihan. Sabi doon, tingnan natin ulit. Sabi doon, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. So number one, ano daw ang klase ang purpose ng Diyos? Pag siya ay may plinano, ito ay, sabi dyan, eternal. Ito ay, pag sinabi eternal, hindi nagwawakas. Pag sinabi eternal, wala rin, wala rin pinagsimulan. Okay? Ginusto niya na dati yon, gusto niya pa rin ngayon yun, mangyayari yun, kasi yun ay kanyang plano. Tignan natin. Ephesians 3:10 na lang, to 11. So, ang anong pagkakaiba ito ng isa tao para maintindihan natin? O dali, si Stephen, gusto niya kanina, kumain lang. Okay? Pero pag kumain na siya, nabusog na siya, iba na gusto niya, di ba? Pwedeng gano'n, pwedeng kung ano man, di ba? So, tayong mga adult, ano tayo? So, meron tayong gusto ngayon, plinano ngayon, next year, iba na, di ba? Mas either naisip natin, hindi ko na gusto to, hindi na to feasible, or wala namang kwenta pala to. Okay? Kung ano man yun. Pero, nagbabago tayo. Pero sabi sa Bible, ang gusto ng Diyos, ang purposes ng Diyos ay eternal. Okay? Tingnan natin yung 10. Sabi niya, to the intent that now, unto the principalities and powers in heavenly places, might be known by the church.
the manifold wisdom of God. Kaya sinabi doon, according to His eternal purpose. So, kaya niya ginagawa yung ginagawa niya, nung una pa lang pinilano niya na yan. Okay? Let's move on. So, una, eternal. So, maganda ba yon? Matindi ba yon? Matindi yung kasi yung purposes natin, hindi natin pwedeng kumpara sa kanya. Eh, nung gusto ng Diyos, ito gusto ko. As if naman, that matters, di ba? Eh, naman yung ang gusto mo. Hindi naman magkatagal, mga bata, pabago-bago lang yan. So, hindi natin yung binibigyan ng bigat. Okay, punta na tayo sa pangalawa. Nasabi sa Romans 8:28, nakabisado nyo na? All things, tignan natin. Saan ba yung Romans? Acts, Romans. Tignan natin yung context. 8:28, sabi dyan, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that are the called according to His purpose. So, may tinatawag siya, yun ay sang-ayon sa kanyang mga plano at sa kanyang kagustuhan at kanyang gustong gawin. Diba? So, ang purposes ng Diyos, pero ang sabi dyan, ano description ng purpose sa kanya, ng purpose niya? Yun ba yung masama? Hindi, di ba? Yung iba, mapapasama. Okay? Pag hindi sumunod, pag talagang gusto niya, siya yung Diyos. Yung mapapasama ka sa impyerno, di ba? Pero sabi dyan, ito sa mga mabuti, ano yung purpose niya? Sabi dyan, mabuti rin. Okay? So, number one is purpose is eternal. Number two is purpose is good. Sabi niya, all things work together for good. Okay? Pero sabi dyan, to them that love God, to them that are called, the called. Okay, napansin niyo yun, the called. Yung sabi ng ibang Bible, called lang. Pag sinabing called dyan, the called, ano yung title yun? Diba? Definite article ang the. The called, the called. So, yung sabihin nun, mabuti pala ang balak ng Diyos, mabuti ang plano ng Diyos, ayaw ba natin yun? Ano dapat natin gawin dun? Ayawan mo, sinasabi, basa ka ng Bible, magtino ka, magpaka-talino ka, magpaka-maka-Diyos ka. Tatanggihan mo ba yun? Ayoko niyan. Ano bang gusto ng Diyos? Ano bang plano ng Diyos? Di naman nata. Ano eh. Diba? Pag naintindihan natin, eternal yon, mangyayari yon, tapos sinasabi dito na mabuti pala yon, anong gagawin natin dun? Mahalin natin, alamin natin, pag di pa natin alam. At yun ay ating i-pursue din. Okay, yung same pursue. Sabihin, ito pala ang balak ng Diyos eh. Anong gagawin ko sa buhay ko? Edi susugan ko yun. Diba? I-continue mo lalo pag bata ka. Ngayon, magmamedyo hindi na tayo bata, matanda na tayo, pwede mo suportahan pa rin yun. Sa pagmagulang ka, palakihin mo yung mga anak mo sa tama. Pag nakikita mo, matanda na ako, wala na akong magagawa. Hindi pa rin, may anak eh. So sabihin natin, sige, medyo late ka na. Hindi ka na pwedeng magpastol. Kunwari, ganun. Hindi lang naman itong gawain, napakaraming paglilingkod sa Diyos. Pag nakita mo sa Bible, ang daming ginamit ng Diyos, hindi naman pastor. Si Nehemiah, engineer. Sino pa? Si Daniel, hindi naman siya pastor eh. Paano siya papastor? Nasa Babylon nga siya eh. Diba? Pero ang tindi ng ginawa niyang paglilingkod, diba? Si Joseph, hindi naman pastor eh. O, niligtas siya lang iba dahil sa wisdom niya na binigay sa kanya. Nagtiwala sa Diyos. O, ang laki nung nagawa niya, hindi pastor ang laging may magagawa, di natin excuse yun, no? Okay, sabi sa Romans 9 naman. Konti lang ha, nasa 8 tayo, punta tayo sa 9:11. Ang 9:11 may kinalaman to sa, again, nalilito yung iba dito, yung mga Calvinist. So, kaligtasan daw to, parang totoo naman. Kaso, ito ay buuan to. Ang pinag-uusapan dito, yung whole nation of Israel, okay? Sabi dyan, 9:11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to His election may stand. Not of works, but of Him that call it. Okay? So, kaya nire-relate nila sa kaligtasan ng kaluluwa ng individual. Kasi, not of works, kita mo na. Kita mo na, pinili pa ng Diyos, umpisa pa lang sila. Pero hindi sinasabi dito, ang kaligtasan ng individual yan. Pwedeng kaligtasan yung but as a whole. So, pagpili ng tao to. Okay? Kaya sinasabi niya, bakit niya gusto yun? Okay?
Bakit, anong purpose ng Diyos doon? Ang purpose nung para maging illustration para sa atin. Maintindihan natin yung pagpili sa kanila, tapos ngayon yung pagpili sa atin. Na wala pang ginagawa itong si, sino ba yung anak niyan? Si Iso, tsaka si Jacob, di ba? So kaya ang purpose niya ngayon para, ang sabi dyan, according to the election might stand. Ibig sabihin, maintindihan ng tao na ang Diyos ang namimili. No? At ang kanyang pagpili ay just. Okay? So again, di yun sa individuals. Applicable din sa individual, pero dito sa case nila, hindi. Okay? Kasi kinukumpara tayo sa nation of Israel. Okay, so last. No? Last dito sa good pleasure. Sabi sa Ephesians 1:9, binasa ng mga kababayan. Yung lalaki pala yung bumasa ng 3, di ba? Kababayan kanina, Ephesians 1. Interesting din, Ephesians 1 is ito rin yung predestination, ano, di ba? Chapter. With Romans 8 din. Kakasama yan eh. Yun na kayo? Galatians, Ephesians. Sabi dyan, sa 1:9, having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure which He had purposed in Himself. So, mabuti ba yun o hindi? Mabuti ba ang plano ng Diyos? Sabi dyan, good pleasure eh. So, hindi siya nag-ano. Actually, kung meron tayong nalalaman na mabuti, yung lahat ay based sa kung ano yung gusto ng Diyos. Yung mabuti, na alam natin na tamang mabuti talaga, hindi yung sa palagay lang ng iba, galing yan sa dahil mabuti rin yung plano ng Diyos at pinapakita sa ating design. Bakit ayaw mo ng ano? Kunwari, taong medyo may sakit. Ang pangit naman ito, kunwari, nagkasakit sa kung ano man. Hindi mo gusto yun, hindi maganda, di ba? Pero naturally sa atin, ano sinasabi natin, magandang ano to, bata to. Kasi, malusog, di ba? Alam natin ang itsura ng malusog, okay? So, ang good pleasure ngayon ng Panginoon ay, hindi sinabi dito, pero gusto ko lang mabigay ng din. Sabi diyan, good pleasure. Mabuti. Okay, so the same sa Romans 8:28. Kung mabuti ang gusto ng Diyos, anong gagawin natin doon? At ang purposes ng Diyos ang matutupad, anong gagawin natin doon? Yun ang sundan natin. Yun ang i-pursue natin. Okay? Next. So para saan ngayon ang purpose niya? Dito tayo sa sagot na to. Ha? Ito na yung pinakasagot sa tanong. Para saan ang mga purposes ng Diyos? Romans 9:17 yan. Balik tayo sa Romans. Hindi nagbubukas si Stephen. Romans, ano sinabi ko? 9. Binasa ni Daddy to, di ba? Hirap na may pakipatay na electric fans dito. Okay, sabi dyan, for the scripture said unto Pharaoh, even for the same purpose, I have raised thee up. Okay, bakit daw niya binuhay at pinataas, pinayaman ng Egypt, tsaka si Pharaoh, bakit niya pinalakas? Okay, yung sabihin ng raise thee up, ha? Hindi naman kasi basta-basta nagkakaroon lang ng hari na makapmatak. Kasi yung ibang bansa, may mga hari din, nasasakop lang, okay? So kaya daw may kapangyarihan si Pharaoh, bakit siya ay ni-raise up ng Diyos, no? Bakit? Sinabi naman dyan, that I might show my power in thee. Sa Tagalog, para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Pharaoh. So alam na natin yung nangyari doon. Paano niya napakita yung kanyang power? Kung si Pharaoh ay powerful sa mata ng tao, ano? Nung siya ay binaba ng Diyos, siya ay pinarusahan ng Diyos, ano nakita ng mga tao? Eh, kala ko makapangyarihan si Pero, gagawin niya at mangyayari yung gusto niya, eh may mas makapangyarihan pa pala. Yan yung sabi dito. So, ang ating pangalawang point, no? After nung description natin ng purpose ng Diyos sa New Testament, na good and eternal, ang next is para saan ang purposes niya? Para siya ay may taas. Okay, again, huwag niyo ikumpara yung sarili niyo sa Diyos. Okay?
Ngayon dyan tayo nagkakayari minsan eh. Ang gusto pala ng Diyos, ito ay siya ay may taas. And therefore, ako'y justified pag gusto ko rin taas sa sarili ko. Diyos ka ba? Hindi ka naman Diyos eh. Ngayon yung malaking pagkakaiba. Kung siya ay dapat may taas, at sabi dyan, that my name might be declared throughout all the earth. Ay, kaya pala gusto ko sumigat sa buong mundo eh. Dahil ang Diyos ko ay gusto rin sumigat sa buong mundo. Hindi tama yon para sa'yo. Okay? So, okay din yun kung siya ang bandang uli, siya yung tataas mo. Kunwari, naging sumikat kang preacher. Ang daming galit sa'yo, sigurado yun. Okay? Pag sumikat kang totoong preacher ka, sigurado mga ang galit sa'yo. So, hindi mo gusto yun na sumikat ka lang for the sake na sumikat ka lang. Pero ang Diyos, yun ang gusto niya. Kasi pag ang Diyos ang sumikat, anong nangyari? Napapabuti ang mga tao. Hindi tayo napasama. Pag isang tao lang ang sikat, okay, ano nangyari? Magkakaroon ng inggitan. Diba? So, pag isang tao lang ang mayaman, isang korporasyon lang, takot na tayo ito kasi kahit makapangyarihan na masyado yan. Diba? Yung Google, yung Facebook ngayon, inuimpluwensya na yung ating public opinion. Kasi pag may opinion na gusto nila, okay yan. May mga nire-report ako minsan ganun eh. Hindi daw sasabihin ng Facebook, hindi daw sila naka-offend or hindi sila naka-offend sa kanilang community standard. E samantalang makabastusan na, hindi pa rin naka-offend sa community standard nila. Pero pag nag-preach ka lang ng about the Bible, galit na sa'yo. Pag nireport ka, tinatanggal. So hindi Kristiyano yan, atheist yan eh. So yung sinasabi ko dito, hindi dapat isa, dalawang tao ang maging makapangyarihan. Kasi ang tao, may masasamang purposes, katulad ng naaral na natin, di ba? May buhay nga ulit, ang init eh. Okay. Pero ang tao, ang Diyos, pag siya ay sunod, yung purposes niya natupad, okay yun. At pag sumikat siya, okay yun. Kasi bandang uli, mapapatbuti tayo. Para sa bahay na lang. Medyo tagalan natin ng konti. Sa bahay, lagi na lang bida si tatay. E samantalang si tatay yung nagsisikap para sa inyo, siya yung nagtuturo ngayon, okay lang na siya yung lagi nakikita sa ngayon. Kasi mga bata, lalaki pa naman kayo eh. Nakakaroon kayo ng chance na pakita sa buong mundo kung anong tama at mali, kung ano yung natutunan nyo. Pero hanggat hindi pa kayo andun, better sa inyong sumunod lang. Ganun din tayo ngayon sa Diyos. Sumikat ang Diyos, huwag mong kaingitan. E sumikat si Mark Zuckerberg. Ayun, kaya ngayon, yung YouTube, ganun din. Anong ginagawa sa YouTube? Sa YouTube, kaya sumikat ang YouTube. Kasi nga, public yan eh. Kung anong gusto mo pakita sa mundo, pakita mo. So, maraming kalokohan, alam natin. Pero meron din katotohanan. Eh, bakit yung YouTube ngayon, pinuputol, na? Yung mga hindi nila gusto. Ang dami nun. Yung mga, nasa na ba yung preaching to, sineshare ko. Pag nakita ko, sineshare ko yan sa inyo. Nasaan na? Wala na. Kasi galit sila sa katotohanan. Pag isa, dalawa lang ang malakas. So ngayon, ang maganda nito, mayroon na naman mga bagong platform. Okay, kami nga. Okay. So, naiintindihan nyo ba yun? Dayan natin sumikat ang Diyos. Pag sumikat ang Diyos, mapapabuti tayo. Yung mga yan, yung mga bata, kala mo lang gusto mo yan, tapos na-influensya ang tatay mo kunwari, mabuti yung tatay mo. Okay? Sinunod mo ngayon. Bandang uli, natutuwa ka, buti na lang pala, sumunod ako sa tatay. Kung hindi, ang hirap pala nung magulo yung bahay. Okay? Kaya naranasan ni Stephen yan, yung, ba't kaya ang kulit ni Aiden? Ganun ang bata. Ngayon, naiintindihan niya na yun, kasi kuya ka na eh. Biruin mo kung hindi natin tinuruan yan, paano? Diba? Magulo ang buhay. Ganun din sa sanlibutan. Kaya naman, ito sinasabi dito, ay ang Diyos ang nag-glorify, ano nangyari? Ano nangyari nung time na yon? Kung maaalala nyo, na-publish yung salita ng Diyos. Isa yon sa mga nangyari. At therefore, napabuti sila, bukod sa nabuhay sila, hindi sila namatay sa famine. Na nag-glorify ang Diyos, ang kanyang pangalan, at yun ay na-declare sa lahat ng mundo. Okay? Naalala nyo ba yun? Yung kwento, tapos tayo dun, di ba? Ano nangyari doon? Bukod sa nabuhay sila, ay, blessing sila. Ano nangyari doon? Sabi doon, pre-proclaim yun sa buong mundo. Yan ang sinasabi sa, di ba, sabi ni, ganun din kay Nebuchadnezzar, ganun din. Si Nebuchadnezzar talagang pinablish niya. Talagang pinablish niya, talagang
pinablish, alam niyo yung publish, di ba? Susulat, do-document, tapos pinapakalat. So, iyan isa mga purposes ng Diyos na siya ay maitaas, at pag siya ang naitaas, tayo ay mapabuti. Okay? So, next is, actually, papunta to sa final eh. Next is John 11:15. Ano pa ang mga purposes at intention ng Diyos? Sana nag-enjoy kayo, ha? Papublish din natin to sa YouTube. Ngayon mo, parang wala na ako nakikinig. John 11. Diyan na kayo? At least may 30 views na. Hindi, more than na doon pag lahat-lahat. John 11. Diyan na kayo? 15. Ready, go. I am glad for your sakes that I was not there to the intent that ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. So, ano yung sabihin nun? So, context niya, tingnan niyo sa 14, namatay si Lazarus. So, ang Panginoon, kaya niyang buhayin ang patay, ang patay, kaya niyang patayin. Okay? At ang buhay, pwede niyang panatiliin buhay. So, sinasabi dito, yung balita kasi isa sa mga close relative, di relative, close friends nila si Lazarus, di ba? Sina Mary and Martha. And then, syempre, nag-preach ang Panginoon sa mga malalayong lugar. Pero isa sa mga nag-stay siya talaga, dyan kina Lazarus. Okay? Malapit yan sa Jerusalem, kung di sa Jerusalem talaga. Anyway, sabi niya dyan, nung namatay si Lazarus, ito yung sinabi niya. Pakinggan niya, mga bata, I am glad. Natuwa siya. Tama ba yun? Hindi, pero kasi sabi dito, may tinutukoy siya, bakit siya masaya? Okay? Tinitingnan niyo ba yung Bible niyo? I am glad for your sakes. Okay? Hindi ako natuwa dahil patay na siya, dahil ayoko sa kanya. Hindi, sinabi niya, sa inyo, sino itong mga to? Yung mga kasama niya, mga disipulo niya. Para sa inyo ngayon, natutuwa ako, bakit? That I was not there, kasi kung andun ako, malamang hindi ko siya pabayaang mamatay. So, kaya siya natutuwa kasi namatay. Bakit? Sabi kasi dyan, to the intent that ye may believe. Nevertheless, let us go to you. So, ano daw yung intention ng Diyos? Bakit naman binayaan niyang mamatay si Lazarus? Para maniwala. Very good, di ba? So, yun yung ating next point. Una, to glorify God. Ang kanyang mga purposes, to glorify God. Pangalawa ay para maniwala ang mga tao kay Jesus, especially. So, alam na natin kung saan papunta to, di ba? Anong mangyayari siya pag naniwala kay Jesus? Ikaw ay maliligtas. So, punta na tayo doon. Salvation and sanctification. 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. Alam nila si Timothy. Siya ay batang pastor. Ito, dinidisipulo ni Paul. Anong nangyari kay Timothy? Ang sabi dyan, 2 Timothy 1:9. Who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Ang tanong, ang purposes ng Diyos ay mabuti. Ang purposes ng Diyos ay eternal. Ang purposes ng Diyos ay para i-glorify ang Diyos at para manampalataya tayo. Para saan lahat yun? Ganun pa rin, di ba? Parang hindi pa rin tapos eh. Nag-glorify na siya, naniniwala kay Jesus. Para saan lahat yun? Yung sabi niya dyan, according to His purpose and grace, ano yung nangyari? Ayun, di ba na sa unahan, what saved us and called us with the holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. So, ang kanyang mga purposes, sa mga pinaka-dulo, dulo, okay, yung pinaka-goal niya, sa sanlibutan, may kinalaman sa mga tao, obviously, ibang bagay, hindi natin alam yun, anong purposes sa universe, hindi natin alam yun, ano yung nasulat sa Bible, yun lang alam natin, bandang uli siya, malululat, sinabi ditong matatapos na siya doon, hindi natin alam yun, hindi natin kailang alamin pa. Pero isa sa mga gusto niyang mangyari, mag-glorify siya, manampalataya tayo kay Jesus, and then tayo ay maliligtas. Nalinaw ba yon? So kaya, pag nakukol ni anak kayo sa church, soul winning na naman tayo. Wala bang iba dyan? Medyo masaya, medyo tayo na itataas, di ba? Magpakayaman niya man tayo, bandang huli, lalagyan natin pangalan ng ating church sa history. Tayo ang pinakamarami sa ganyan-ganyan, maraming na-reach. Di ba? Hindi mawala sa tao ngayon yun eh. Kaya iba, tinatamad sa ganito kalilit na church.
Hindi nyo alam, importante sa Diyos ang ganitong klase ng church. Maliit, pero ginagawa exactly yung ginagawa dapat natin. Hindi tayo dapat tama rin na pumunta dito. Ang tanong, ginagawa ba natin purpose ng Diyos? Pag ginagawa natin exactly yon, wala ka na ibang kailangan hanapin pa. Hindi, ang konti natin eh. Eh, ginagawa natin yun, tama. Okay, pag binibilang ko rin yung ating ano, wala pa tayong 600, isang taon na tayo. Eh, sa Verity sa Manila. Okay. Oh, madami, eh, madami sila eh. Iba rin naman sila eh. Alam nyo naman kung paano nabuo sila, di ba? So, bago pa natin sila makilala, pabuo na rin tayo. Di ba? Yung na-meet ko sila noong March 2018, last year. No. Tama, March. Yung first soul winning, mega marathon. Okay, na-meet ko na sa na Prince, na Tim, na Dustin. Tinawag na ako Panginoon nun. Binabalak na natin to. Okay, nagsabi na ako kay Pastor. So, iba yung ating paano tayo nabuo. Hindi natin dapat kumpara yung sarili natin sa kanila. Sila ay nabuo dito, taga Manila, nagsama-sama na sila doon, strong Christian na, mga Baptist na, okay, mga soul winner na. So, nakakarami talaga sila, okay? So, nakita niya, medyo unique tayo, medyo unique din sila. Pero bandang huli, pag ginagawa mo na, ginagampana mo na yung kalooban ng Diyos, tapos ka na. Okay na yon. Ang kailangan lang natin, di ba, naalala niyo yun, yung will of God. Anong kailangan natin gawin sa will of God? Una, dapat alamin natin sa mga bata. Pag nalaman mo, gawin mo. Eh, pag ginagawa mo na, ano kailangan mong gawin? Ha? Magpatuloy ka na lang doon, okay? Yun ang tamang church. So, hindi yung doon mo palang inaalam, okay? Magtayo tayo ng church para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Tama ba yun? Pastor ka na, alamin mo pala. So, yung ibang bagay, inaalamin mo. Pero yung pinaka-basic, dapat alam mo na yun. Okay? Tapos gagawin mo. Ngayon, kailangan natin sa church magpatuloy. Okay? So, si Ate Beng, ganun. So, tama ba na Pentecostal ako? Hindi ka nga naligtas dun eh, di ba? Bakit? Ganun din sa Catholic, ganun din sa Muslim. Sila ay, hindi nila nalalaman ang kalooban ng Diyos, anong gagawin nila sa buhay nila. Di ba? So, sa atin, mission field sila. Mission field, sabihin sila yung dapat natin i-win. Dito paramihan ng tao. No? Naganda, may tinutulungan akong Pentecostal din eh. Pero hindi ako nagpapailalim sa kanila. Sabi ko, ito yung dapat. Kung hindi ka mag-submit, bala sa buhay mo. Pero ato, tinulungan kita. Okay, ganun tayo mga Baptist, especially independent, fundamental base, especially new IFB. Talagang andun eh, no? Hindi tayo basta-basta. And expect persecution, expect nyo na medyo mahirap at medyo mabagal pagdating sa numbers. Okay? Wala ka punta doon. So, kasi nga, yung purposes ng Diyos, eternal, good. At sabi dito, para manampal tayo sa Panginoon, ang pinaka-end niyan, goal niya, maligtas sa mga kaluluwa. Dahil nga naman, ilang taon lang tayo dito, susunugin lang din to, hindi dito ang napag-aralan natin sa destiny, di ba? Susunugin pala to after how many years, ano yung dapat tinutumbok ng ginagawa natin sa lupang to? Siyempre, eternal. Katulad ng purpose ng Diyos, eternal, yung kanyang, yung ginagawa natin sa araw-araw, dapat may kinalaman doon sa eternal purpose niya, which is, maligtas ang mga kaluluwa. Okay, are you saved today? Dapat na-appreciate nyo yan. Hindi, ewan ko. Sabi sa 1 Corinthians 10:6, ganun pa rin tayo, kaligtasan. Kaligtasan and sanctification. 1 Corinthians 10:6, sabi dyan, now these things were our examples. Tinutukoy sa 1 Corinthians 10:6 is yung, ano? Ano natin, para sigurado tayo. Context. Ano yung things na yan? Okay? Ano? Ano yan? Yung mga nangyari sa binabasa natin, ha? Nasaan tayo ngayon? Exodus. Exodus na ba tayo? Hindi, binabasa natin ngayon sa numbers na. Pero yung ating quiz sa Exodus, di ba? Bakit natin inaaral yung mga nangyaring kalokohan, mga children of Israel? Nakakasawa na yan eh. Baka magaya natin yan, huwag natin pag... Hindi, pinag-aaralan natin, sabi dito, dahil yun ay example sa atin, para ano? We should not
Lust after evil things. Okay? Kung nakita natin yung example sa ano, kahit sila ay people of God, quote and quote, nung time na yun, totoo naman. Kasi yung iba sa kanila na hindi nagpatuloy, okay, niligtas sila sa Egypt, tapos hindi sila nagpatuloy sa kalooban ng Diyos, pinatay sila, di ba? Tama ba? Ano yung sabi dyan eh? Sa 5, sa verse 5, but with many of them, God was not well pleased. For they were overthrown in the wilderness. Oo nga naman, di ba? Sa palagay mo, natutuwa bang Diyos doon sa mga taong yon? Na hindi nga namatay sa Egypt, namatay naman sa wilderness. Pinaikot-ikot sila doon. Ayaw nyo pala ng kalooban ng Diyos, ha? O sige, dyan na lang kayo magpain. Namatay na sila doon. Hindi sila nakapasok sa promised land. So again, hindi yan kaligtasan. Yan ay perfect will of God. Pero yung tinutukoy ngayon natin dito, yung kaligtasan nga, pero hindi na actually dito sa sanctification na yan, sa 1 Corinthians 10. Okay? Kaya sabi ko dito sa title nito, salvation and sanctification. Anong gusto malaman? Anong mga purposes ng Diyos? Eternal and good purposes niya? Intention? Siya'y mag-glorify? And then, manampalataya sa aking Panginoon at maligtas tayo at hindi matatapos doon. Pagligtas ka na, magpakabanal ka. Okay? Not lust after evil things. Okay? And then, pangalawa pa, no? Pangatlo. Okay, 1 John 3:8. Pusin na natin to. Anong gusto niya mangyari sa atin? Ito na lang. Sabi niya, he that committed sin is of the devil. Siya nagkakasala ay sa demonyo. For the devil sinned from the beginning. Yun ang talagang kanyang ginagawa. Kaya sabi diyan, for this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Nakita niyo yun? Inulit yung purpose. Ano yung purpose ng Panginoon naman? Si Jesus Christ ay masilang dito, nagkatawang tao, nabuhay dito, nagturo. Ang sabi dyan? That he might destroy the works of... Ano may works of the devil? Marami din, no? Puro kasamaan, pero una sa lahat, gusto niya makasama natin siya sa impyerno. Kasi sa impyerno na siya, sigurado na siya. So anong gusto niya mangyari ngayon? Isama tayo doon. Pero ang sabi ng Panginoon, bukod sa mga kasalanan, ayun ay mas masira niya. So, marami yun. Iligtas tayo from the presence of sin later na sa kaligayon. Pero yung, penalty of sin and then yung consequence ng kasalanan. Nasa mundo ka pa ngayon, meron pa rin effect sa iyo kahit ligtas ka na. So, pag habang sumusunod ka sa Panginoon ngayon, ay nasisira yan. Okay? So, yun ang purposes ng Diyos. Salvation and sanctification. Then last, yung binasa kanina ng mga kalalakihan. 3:10, ganun din, kaligtasan. Yan ba kayo? Ano na kayo, di ba? To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. Okay? So sabihin ito, para malaman natin yung kalooban ng Diyos at hindi lang yun, sabi dyan, ano sabi dyan? Tama pala, naligaw to. Dapat andito yan sa no. Okay? Sa believe, tsaka sa no. Bakit kailangan niya, anong ginawa niya sa 3:10? Yan, sa umpisa sa 8. And to me, who am less than least of all the saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable things of Christ? So, para malaman ng tao ang kaligtasan. Okay? So kaya, alam nyo, pag soul winner ka, magugulat ka, Christian nation daw ng Pilipinas, yung mga basic, ba't kaya na namatay si Jesus? Para maligtas, tama, para tubusin ang kasalanan. Eh, ba't niya kailangan gawin yun? Hindi ko alam. Hindi ma-appreciate kasi nga hindi nila alam. And tayo din, pag hindi natin alam, di mo yung preach yan. No, kaya itong mga bata, hindi natin kayo minamadali na mag-preach, mag-share ng salita ng Diyos kung di mo naintindihan. Paulit-ulit yan, anong gusto ng Diyos? That they may know. Okay? That they may know the by the church, yung church na dapat makalam, again, yung sanlibutan, yeah, yung ibang bagay, gusto nang malaman ng Diyos. Pero una, yung church. At sabi dyan, the manifold wisdom of God. Pag sinabi manifold, marami. Patong-patong. Okay? Kaya dapat nating aralin to. So, tapos na po tayo. Mamaya, tapos na, i-wrap up ko na lang. Yung last ko dito na
verse is may ginalaman sa bukod sa Ecclesiastes 12. Yun ang nangyari kay Paul. Very special si Paul, kung alam niyo si Paul, di ba? Ano nangyari kay Paul? Si Paul ay Hudyo, alam niya yung scriptures, Old Testament, pero hindi niya alam talaga kung para saan yun. Alam niya lang, maging matuwid tayo, para saan? Para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero sigurado pa siya. Ngayon yung tanong natin eh. Okay, ginawa mo na yan. Ang tanong, sigurado ka ba sa langit ka? Yung mga taong honest, hindi yan makakasagot ng oo. Diba? Ganun din yung approach ko kay Kuya Anthony. Kasi nga, lagi sinasabi ito, mabuti ako eh. Para ba maligtas kayo doon? Hindi, hindi tayo sigurado. Sana. Maganda rin nyo, sana. Pero ang tanong ko sa'yo, yung naproject mo, gumawa ka ng ilang pang mabuti, ililigtas ka ba niyan? Hindi pa rin ako sigurado eh. So, sugal para sa mga unbelievers, sa mga hindi naturoan, salita ng Diyos, hindi nila alam. Kasi yung purposes ng Diyos, hindi nila alam. No? At minsan yung maraming Kristiyano, hindi rin alam, yung iba. O hindi malinaw, hindi ganun kalinaw. Kaya ang ganda ng conversion ni Saul, kasi makikita natin doon yung pagkakaseparate ng good works, yung knowledge, saka yung kaligtasan. Maganda pare-pareho lahat siya, pinakamaganda yung kaligtasan. Pero siya ba ay naligtas dahil perfect yung knowledge niya sa lahat ng bagay? Hindi rin. Kaya sabi doon, ano sabi niya sa Acts 26:16? Last verse na natin ito, mayroon pa tayong 15 minutes. Kaya, mayroon natin. Acts 26. Ito ay actually, kinukwento na lang niya to kay... Sinong kausap niya dito? Si Agrippa. So, na nirecount niya yung kanyang nangyari sa kanya. Okay? Kinukwento niya. Acts 26:16. Okay? Ang sabi dyan, ang sabi sa kanya ni Festus, okay? Paul, thou art beside thyself, much learning that make thee mad. Sira ka na ata ng ulon, sobrang talino mo. Ang sinabi ni, ang depensa niya, sabi niya, but he said, I am not mad, most noble Festus, but speak word the words of the truth and soberness. Sa 25 yun, binasa ko. Kaya sabi dito sa 26, naligaw pala ako, sorry. 16. Okay? Ang kausap niya dito is, tama, King Agrippa. Okay? So, kinukwento niya ngayon. Okay? So, ano nangyari sa iyo? Oh? Kinuwento niya, yung nangyari sa kanya sa way of the Damascus. Okay? At ito yung sinabi daw ng Panginoon sa kanya. Sa 40, sabi niya, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. So, yan palang, buong sermon na yan. Eh, no? Kaya sabi niya dyan, and said, who art thou, Lord? Sabi ni Paul. At sinabi ni Jesus, I am Jesus whom thou persecutest. Kaya after noon, na-encounter niya si Jesus, kinausap mismo siya. Anong sinabi niya? Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Bakit siya na makasalanan, ang dami niyang pinatay, at nangunguna siya sa pagpatay ng mga Kristiyano, gagamitin siya ng Diyos? No, yun ang sinabi sa kanya eh. Kaya sino yung mag-aaral sa kanya? Si Ananias. Later, di ba? So, bakit siya ang pinipili ngayon ng Diyos? Okay? Sabi nung ni Jesus mismo, ha? Sabi niya, but rise and stand up upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose. Bakit? To make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen and of those things which will appear, which I will appear unto thee. So, ang pang-ilan na to, yung kanina, bring glory to God, believe in Jesus, at tapos maligtas tayo, hindi natapos doon. So tayong mga ligtas ngayon, anong purpose ng Diyos sa atin? Bakit tayo niligtas? Iligtas din ang iba. Okay? Kaya sabi dyan, maging ikaw ay, pag sinabi ministro, ikaw ay tagapaglingkod. Hindi ka tulad ng mga kunwaring ministro na to sa iglesia ni Manalo, kunwaring ministro. Pero walang... Napaka, tawag dito, napaka-ambog, no? Kami lang magbabasa ng Bible, kayo, di kayo, ano? Mga ambog, yun eh. Ano ba yung, wala akong maisip na term na mas matindi pa eh. Napaka-iyabang, hindi ministro, hindi sila servant, no? Sinisira nila yung term ng minister sa Bible, okay? Ang ministro dito, si Paul, nakita nyo na ang buhay ni Paul, di ba? Hindi siya katulad ng mga iglesia ni Manalo ngayon.
na nagmamataas, konting ano, sticker pa dyan, no? Kami, sticker, nakita nyo ba yan? Nakita nyo ba yung sticker namin? Alam nyo yung sticker nila parang Italy? Napasin nyo ba yun? Italy yun, nilagyan lang nila na ano, menorah sa gitna. So mga ano kasi yan, mga satanista yan, totoo yun. Mga tawag dyan, Mason. Tingnan nyo yung simbolo nila. Mga Mason. Okay, mga demonyo po yan. Ano gusto mo sabihin? Yan, mga ministro. Ang totoong ministro, si Paul. At binalak niya na sabi ng Panginoon mismo, gusto kita maging ministro at gusto kang maging witness. So, hindi mo mapaghiwala yun. Pag ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat witness ka, hindi lang preacher dito sa pulpit, hindi sa labas, kahit saan. Okay, nakita nyo ba yun? Paano tayo maniniwala ang tao? Paano maliligtas ang tao? Dapat may ministro. Dapat may servant ang Diyos, hindi yan mapagmalaki. Yan ay mga ministro, mga lingkod ng Diyos. Okay? Sabi dyan, hindi lang ngayon. Okay, hindi, may nakita siya ngayon, si Paul, di ba? Dakila yung nakita niya, may narinig siyang voice at nakinausap mismo ni Jesus. Pero sabi, hindi lang tapos sabi doon, witness of those things but which thou hast seen and those things which I will appear. And to the, sabihin, may mga time pa na hindi pa tapos ang instruction ng Diyos kay Paul. At ganoon din sa atin. Habang nag-aaral ka dyan, no? Lingkod ka ng Diyos ngayon, patuloy ka lang. Kasi may mga purposes pa ng Diyos at hindi mo alam ngayon, hindi mo pwedeng isiksik sa utak mo ngayon. Kasi bata ka pa, or syempre, ang preaching time natin, one hour lang at most. Dahil nagreklamo na yung camera eh. Pero nakita, yung muling preaching ni Shelly, Master Shelly, umira 1 hour 22 minutes. Isip-isip ko lang, umira, tumatawag. Anyway, tayo hindi tayo subakit kasi nga, may time tayo, time limit. Okay, hindi ito pwede isiksik dyan. Pero, yung mga bagay ngayon na kailangan mong malaman pa, na hindi mo pa alam ngayon, purposes ng Diyos, malalaman mo yan in due time. Okay? In due time. Kaya mga bata, aral lang kayo, attend lang tayo. Diba? Si Ate, buti, kuha na ni Ate, ano eh. Ate Beng eh. No, yung ibang mga Catholic, ayaw magpa-convert, ayaw magpunta sa church, niisip pa, diba? Kahit yung mga ibang na-save, sabihin pa yan, oh, matagal na ako naniniwala sa Diyos. Alam mo ba yun? Yung sabi sa akin nung dalawa eh. Di ba, anong manampalataya sa Diyos? Matagal na ako nanampalataya sa Diyos para maligtas? Hindi. Ibig sabihin lang nun, kaya daw siya nagsikap, kaya ako pinaaral yung mga kapatid ko dahil nanampalataya ako sa Diyos. Pwede. Pero hindi ka nga naligtas dahil doon. Ba't mo sabihin, nanampalataya ka natin para maligtas? Okay, yun yung malaking pagkakaiba. At si Paul ay kaya niyang patuloy na siya ay mag-a-appear sa kanyang Panginoon, yung sinasabi dito, para siya ay ma-fulfill niya yung kanyang purpose. Okay? So, last verse. Wala na sa purpose, pero nabanggit ko na rin ito lahat eh. Okay? Lagi binabanggit ito ni Pastor Lito kasi nga, ito talaga yung ano eh. Final. Bakit tayo nasa lupa? Mahal pala tayo ng Diyos. Bakit di tayo kinasama ng Diyos doon sa ano? Langit na lang, forever. May lupa pa. Diba? Ito sabi sa, masaya na nga natin, Ecclesiastes 12:10 hanggang 14, the preacher sought to find out acceptable words. Okay? Pagkatapos siyang sinabi nga, vanity, everything is vanity. In example niya, buong libro, ibang bihira, ano? Sabihin niyo, tagal natin nag-aaral ng ano, ng meaning na yan, ilang linggo, ha? Eh, si Ecclesiastes nga, si Solomon nga, buong libro, eh. Okay? So, hindi tayo, ano, off place dyan, ha? Pag may mga bagay na malalim, minsan, it takes time to learn, ha? Amen? So, hindi yan pinangihinayangan. So, 12 chapters of Ecclesiastes, puro maririnig mo lang is, it is vanity yung katilinuhan, vanity yung pleasure, ba? Alam nyo naman siya, maraming asawa, di ba? Mayaman, makapangyarihan, matalino pa, hanga na lahat sa kanya. No? Sinubukan niya, pati kalokohan. Binuhin mo yun, inamin niya yun kasi nga, wala na akong makitang ano eh. Ano ba ito, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng buhay. Pero bandang huli, naintindihan niya rin. Pagkatapos siya, nagkamali na siya ng maraming bagay. Okay, na-divide yung kingdom dahil sa kanya later, pagkamatay niya. Kaya siguro, nakita niya na rin yun eh.
Nakita, kaya parang itong Ecclesiastes, ito yung parang, especially sa mga bata, sinasabi niya dito sa 12:1, di ba? Remember now thy creator in the days of thy youth. Ngayon muna alalahanin ng Diyos, mga bata, habang malakas kayo. Kasi, yung pandang huli, sabi dyan, balik na tayo sa 10, di ba? Sabi niya, naghahanap siya ng tamang salita para i-describe. Kasi naintindihan niya eh. So, problema na lang niya, i-conclude niya na yung libro. Paano niya ilalatag sa atin, sa mga nagbabasa ng kanyang libro, paano niya ilalagay sa salita? Sabi niya, ang problema ako, sabi niya, ano mang gagawin ko dito? So, ito yung sinabi niya sa 11. The words of the wise are as goads, and as snares fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. So, memory verse ni Pastor Lito to, at si Pastor Anderson, may preaching na yan lang. Ganda. Alam niyo ibig sabihin nun? Ang salita daw ng mga matalino ay parang goad or panusok. Alam niyo yung goad, yung mga panusok yun eh. Kunwari, yung mga pwede mong panlaban yan, pwede rin sa hayop, oh, doon ka pumunta, ginaganan yun. So, bakit ginagamit yun? Salita daw ng Diyos ay parang goads at para ipunta yung, yung mga bata, bakit ang sharp ng preaching? Bakit ba sumisigaw? Para mapunta kayo sa direksyon na dapat yung puntaan. So, bukod sa goads na panusok, ang sabi dyan ay para siyang pako. Okay? Ito kahapon, ginagawa namin ni Daddy. Nakita nyo na, ang tibay niya. Tinuntong ako nga ito eh. So, pag yung pako or yung screw, di ba? Ano nangyari dyan? As nails fastened by the masters of assembly. Pag naka-fix na yan, fastened na yan, matibay na yan, okay? Masabi dyan, hindi lang basta sino si Daddy nagpako dyan, yung iba ako. Pero yung mga salita daw ng Diyos, bukod sa panusong, ay parang nails. Na pag ito'y nasabi sa inyo, naintindihan nyo, tapos pumasok sa puso nyo, ano mangyayari doon? Ang nangunguna dyan, sabi dyan is, yung master assembly, okay, pwedeng yung pastor, pwedeng mga lingkod ng Diyos, pero sabi dyan, which are given from one shepherd. So, ibig sabihin, siya lang ang pinanggalingan yan. Okay? Kaya sinasabi dito, nung end of Ecclesiastes, ang dami niyang sinabi dito, pare-pareho lang, isa lang ang tinutumbok niyan. Kasi siya na yung nanggaling sa sinasabing one shepherd na to, kung sino man to, obviously ang Diyos. Okay? Paano niya sasabihin ngayon, yung ating whole duty? Sabi dyan, damay na natin sa 12. Sabi sa 12, and further by this my son, be admonished, by making many books, there is no end, and much studies, weariness of the flesh. Parang John, ano din? John 21. Ang sinabi doon ay, sayo na natin. Ano sinabi ni John? Ang dami niya pang gusto isulat. Okay. Pero may sinabi si John, gusto kong isulat to, kaso, parang ano eh. Hindi pwede. Bakit? Ang daming ginawa ng Panginoon. Diba? Sa John 21, last chapter ng John, last verse. Sabi dyan, and there also many other things which Jesus did, the which, if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. So kaya nga yung John, kinumpress na yung Bible, at least na dadala natin, kaya ng, sabi ni Ecclesiastes, sabi ni Solomon, mag-aral ka na mag-aral, yan ay mapapagod ka lang. Okay? So, kaya sa kabutihan at awa ng Diyos, anong binibigay sa atin minsan? Summary, di ba? So, hindi niya tayo binigyan ng napakaraming Diyos. Isa lang. Isa lang ang tagapagligtas. Isa lang ang magulang nyo, di ba? Isang nanay, tatay. Yun lang. So, pag sumusunod ka na as a child, nakukuha mo na yung summary ng dapat gawin mo as a person na pinag-utos ng Diyos. Kaya sinabi dyan, let us hear the conclusion of the whole matter. Tapos na. Tapos na rin tayo. Anong conclusion natin? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Okay? Galangin natin, katakutan natin ng Diyos. At gawin natin ang mga pinag-uutos niya. Dahil ang sabi sa Bible, yan ang ating duty. Yan ang dapat ating ginagawa. Tanggapin natin yun na parang hindi, may gusto kong ibang gawin. Yan ang duty mo. Pag di mo ginawa yan, ano mangyari sa'yo? Mapahama ka, kung nasa trabaho ka, matanggal ka sa trabaho. Kung tatay ka, kung anak ka, mapalayas ka. No? Kung talagang sa buong society mismo, lason ka, patayin ka na. Yan ang totoo. Diba?
Kaya gawin natin, dapat natin gawin yan. Sabi na dito, for God shall bring every work into judgment and every secret thing, whether it be good or bad, whether it be evil. Whether it be good or whether it be evil. So nakita niyo yung finality na yun. Andun yung kung ano yung nakita natin sa revelation, sa destiny natin, lesson. Andun din yung meaning. Alam ng Diyos ang mabuti at masama. Huhusgahan kayo kung mabuti at masama yan. Okay, syempre yung ligtas, ay ligtas na. Pero ganun din yung rewards. Kahit ligtas ka, konti yung rewards mo. Kasi according to your works, hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, konti ang reward mo. Pag ikaw ay masipag, ikaw ay huhusgahan rin ng Diyos. So, sino gusto sa atin ng maraming rewards ngayon? Ngayon, alaman na natin yung purpose ng Diyos. Anong gagawin natin? I-pursue mo. Yung kalooban ng Diyos, alamin mo, gawin mo, tapos magpatuloy ka sa kalooban ng Diyos. So, yun lamang po yun. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? What is the meaning of all this? Ang hirap ibigay sa statement na isa lang. Ang ibig sabihin lang lahat ng ito, ang Diyos ay Diyos. At meron siyang purposes. Sundin natin yun para tayo mapabuti. Okay? Pero una doon, sabi doon, dapat maligtas ka muna. Pag ligtas ka na, iligtas mo rin yung iba. Ligtas mo rin yung iba. Okay? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, sila malaman din nila, maligtas sila. Okay? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Itong aming series, Lord, Origin, Destiny, Morality, and Meaning, Panginoon. And ito'y actually nagkakaisa. Patuloy na kami nakita, umpisa pa lang, umpisa pa lang kami series, Panginoon. We're looking forward na iisa lang ang team ng inyong salita, Panginoon, si Jesus Christ. Ito'y aming maging kaligtasan, tagapagligtas siya. Kami maligtas at after noon, di pa matapos doon, kami magtapat, mag-ipon ng rewards, gawin namin yung kalooban, at kayo po ay malugod sa amin, at mag-glorify kayo, Lord, in the end, Panginoon. We pray na ginagawa namin, labanan ngayon ay sa church, hindi kami magtatapos dahil napakarami kailangan gawin, hindi lang sa preaching, minsan kalaban, may kalaban kami, Panginoon, paano gagawin namin sa kalaban? Sabi niyo, Lord, there's a time for war. Minsan kailangan makipag-gera. At sabi ninyo sa inyong salita sa New Testament that we might fight or war a good warfare. So we pray na itong gera na ito, Lord, manalo kami sa mga battles. In the end, Panginoon, kayo po yung malulati. Dahil mananalo kayo bandang uli kayo po yung matulong din sa amin. In the end times, Panginoon, sinabi nyo na kayo panalo. So we pray yung mga purposes ay mangyari din sa amin, Panginoon. Hindi sa negative, but yung positive po sa amin. I pray. Pagpalain nyo sa mundong ito, Lord, but especially, Lord, sa world to come, na doon po talaga yung tama at yung tamang rewards, tamang kaparusahan din sa inyo, Jesus, sa inyo. Pray sa aming mga kabataan dito, Panginoon, yun din sa ibang, sa amin, lahat sa amin. Perform namin, dapat namin gawin, Panginoon, kayo pong mula lahat. In Jesus' name we pray, Amen.